Biomolecular Laboratory, si Dr. Paulyn Ubial. Hello, good morning po, Dr. Morning. Paulyn. Morning, Secretary. Hello, good morning, yes, Jarius and Marisa. Thank you po for your time. Okay. Ma'am, we understand that you have applied, kayo po sa Red Cross, you have applied for accreditation or clearance na gumamit nitong saliva PCR, RT-PCR. We actually applied to both the DOH, Health Technology Assessment Council, and the FDA, Food and Drug Administration. Ah, I see. Akala ko po sa RITM. Sorry, mali pala. Opo. Oh. Kailan po kayo nag-apply, ma'am? October 17. October pa? Opo. I see. Ano pong updates po up by now? There was a commitment from the DOH Health Technology Assessment Council when we made the presentation in October na lalabas yung kanilang opinion or decision by November, 1 month daw. Mm-hmm. So we were waiting in November. In fact, nag-canvas na kami, nagbumili na kami ng initial supplies, and then they sent us a letter. Parang kine-claim nila ngayon na may feedback daw sila last November. But the letter was signed by RITM Director Celia Carlos, Dr. Celia Carlos, addressed to Secretary Duque. Apo. On their parang opinion and comments on the Red Cross saliva study. Apo. So hindi naman yon, sabi namin, hindi naman yung letter ng DOH to Red Cross. Pero we answered back the points of Dr. Celia Carlos in that letter to DOH. And then after that, wala nang sagot back to us. So, kiniklaim ng DOH, sumagot daw sila, nagpadala sila ng letter na ito yung mga dapat gagawin ng Red Cross. Wala po kaming natanggap. And then we made the follow-up letter in December, wala pa rin pong sagot. And then this January, because Senator Gordon was all over the news about saliva, about being more convenient and cheaper, tapos hindi ina-action na ng DOH, actually they sent us a letter January 4, dated January 4. Ito yung mga gagawin ng Red Cross. So, nagtataka kami, bakit dinelay nila or let's say, bakit ngayon lang sumagot? Anyway, moving forward, sabi ni Senator, gawin na namin, comply na kami para maaprubahan na ng DOH. So, right now, dalawa yung sinulat nilang condition for us to roll out the saliva as specimen for RT-PCR test. Number one, kailangan kumuha kami ng FDA clearance for the same kits that we use for swab, gagamitin rin for saliva because they are authorized or registered lang sa FDA for swab test. So ginawa po namin yan. We hope that it will come out next week yung approval ng FDA. And then the other condition was for us to pilot 1,000 saliva samples. Uh-huh. And every 10, we will do a validation with a swab test. How long will that take? We're hoping to get the 1,000 samples by next week. Okay. Ano po yung kaibahan na in-apply nyo sa FDA noong October sa hinihingi naman sa inyong FDA clearance ngayon? Kasi noong October, we wrote a letter to FDA kung kailangan pa ng, let's say, approval for them, for us to use the saliva. Sinagot ni Yusek Domingo, the Director General of FDA, na hindi na kailangan. Kasi registered naman yung reagent. And shifting to another specimen, saliva, is not within their approval. Dapat daw sa DOH, COVID lab expert panel. So, we also went to the COVID lab expert panel. Opo. Eh ngayon, anong hinihingi naman, anong sinasabi ng DOH na kailangan ng FDA clearance? Para saan po ito?
yung kasi sinasabi nila our kids are registered for swab test. So we have to get FDA approval to register the kids for saliva. Pero sabi ng FDA, hindi na kailangan eh. Yun yung una nilang sinabi. But anyway, sabi namin, we'll still do it. And sabi naman ng FDA, they will grant the approval. Opo. Ora-orada. It's a matter of documentation na lang. Oo. Opo. And so, then... Yun po. Opo. And then yung... Yung 10,000 na... parang ite-testing nyo, tapos every 10 of the 10,000... 1,000. Sorry. 1,000 lang pala. Mm-hmm. Tapos every 10. Implementation. Opo. Yung first 1,000 nyo, every 10, gagawa nyo ng... That will cost us additional 2 million. Oh my. Pero... Gumastos na ho kami sa study before another... Yung una naming run, we spent 2 million rin. Oh, hindi pa po pwedeng ipadala yung study na yon. Eh yun, kina-question po nila yung sample size namin. Which na is? 200. 200 eh, sabi na. Namin, yung sample size po kasi, kinocompute yan, there's a formula, no? Based on the prevalence of the disease, the sensitivity and specificity of the test. Basta merong mga formula yan. And nung kinalculate ng statistician, 200 is enough. Kaya nga pag nagsustudy tayo, hindi naman natin tinetest everybody. We get sample size because yung sample size na yon is calculated to be representative of the whole population that you are testing. So sabi namin, that was approved by the UP Research Ethics Board na 200 yung samples. Bakit hindi acceptable sa kanila? So anong sagot? Uh-huh. Tapos, gaano katagal po aabutin ito, ma'am, yung sa 1,000? Yes, we're hoping to get enough volunteers kasi hindi mo pwedeng... Ano yan eh, parang mamanduhan mo mga talo na magbigay ng laway nila. Uh-huh. Ano po, explain mo sa kanila what this yung test is all about and then they sign a consent. So yun yung medyo tedious to get the parang consent of the individual where you're getting the saliva from. Pero ang dami naman gusto mong pa-testing dang kung meron sila o wala na ano man na kinakabahan dahil baka na-expose sila. We hope. Oo. Sa tingin niyo gaano katagal aabutin 'yon? Ilang araw po para makompleto niya 1,000 tao? So actually, we're now working with our partners yung mga nagpapatest sa Red Cross regularly. Opo. And these are healthcare workers. Opo. Every 14 days kasi kami nagtetest sa kanila. Opo. Na isasabay namin yung saliva test with their regular testing. Mm-hmm. So hopefully, mga 10,000 a week yon kadami. Mm-hmm. So every week, meron kaming 10,000 na healthcare workers na tinetest. We hope to get the consent of 1,000 of them for this pilot run sa saliva. Kung nung October pa sinabi sa inyo yan, tapos na yan malamang ngayon. Opo. Hindi nyo sila tinanong kung bakit nila drain up yung bola. hindi po namin maintindihan rin why there was no feedback. And there was no formal parang letter to the Philippine Red Cross. No, pero magkakilala kayong personal, ma'am, ni Secretary Francisco Duque, di ba? Opo, te-text kami, nagtatawagan po kami, pati si Senator Gordon, tinatawagan niya si Secretary Duque. Oh, ano po ang sinasagot ni Secretary Duque pag pinag-follow up niya? Ay, meron nga hong proseso. It has to undergo the health technology assessment, the
COVID lab expert panel. It Opa. Has to get imprimatur from our ITM, our national reference laboratory. Ayun, yun, parang sinasabi ni Duque, ni Sec Duque, may proseso. So we just have to follow the process so that there's no question from anybody that Opa. This was above board and scientifically done. Eh, hindi naman yun sineshortcut, kaya nga po kayo nag-a-apply, okay. Ano, you're doing this properly, may formal communication kayo, no? Sa akin lang, ano, nakakapagtaka lang, pasensya na kayo, nagtatanong ako tungkol dito. Pero kilala niyo po yung mga miyembro po nung panel? Kilala niyo po yung kapabilidad opo. Nila? Opo, lahat po kami magkakakilala, pati opo. Si, pati yung mga expert panel, kasi mga tiga-UP naman sila. Opo. Yung lead investigator po namin dito sa saliva, we didn't do it as Philippine Red Cross alone, kasi hindi naman po kami mga scientists at saka researchers. So we actually collaborated with the UP College Opo. Of Medicine and UP Opo. Manila. In fact, si President Danny Concepcion ang Opo. Pumirma sa tripartite MOA namin, Philippine Red Cross, Opo. UP, and University of Illinois. So lahat to above board, very formal. Kahit na magkakakilala kami, of course, nagtatawagan kami, nagtatanungan. Opo. Bakit ang tagal na? Bakit hindi nyo ipadala na sa amin yung sagot or something? Uh-huh. Meron ring mga ganon. Magkakakilala naman kami sa scientific kasi community. Dati kayong Secretary of Health. Kumbaga, mga bossing nila kayo, subordinates nyo sila noon. Hindi nyo naman sino-shortcut yung process. You're not throwing your weight around. Pero man lang mabigyan kayo ng mabilis na sagot, di ba? Kasi emergency ito, health crisis tayo, mami. Yun nga, yung paulit-ulit po namin sinasabi ni Senator Gordon sa kanila, sabi namin, this is not ordinary times. Opo. Our decision here will affect how we respond to the pandemic. Uh-huh. Kasi kung ma-approve tong saliva, ang bilis-bilis tong matest, mas maraming taong matetest. Totoo po. Mas mura pa. Oh. Mas mura po ito, di ba, Lalaba? Yes, mas mura po. At mas mabilis yata. Although you're dito? Using the same reagents, the same yes. machines, Opo. Mas mura po siya kaysa sa swab test kasi unang-una, wala nang swab. Uh-huh. Yung nagpapatagal, tatanggalin mo yung swab sa kada vial na pinasukan ng swab. Dito, uh-huh. wala nang tatanggalin. Oo. Uh-huh. Then, wala nang PPE yung mag-a-administer. Wala nang PPE po. Mm-hmm. Yung mga tao hindi na masasaktan. It's not it's more mm-hmm. convenient. Mm-hmm. And then hindi na po kailangan ng cold chain kasi based on the studies of Illinois, the saliva samples are viable up to 7 days. Oh, uh-huh. at room temperature. Room Opo. Temperature. Opo. Okay. Yun nga yung inaano namin kasi may mga samples kami galing sa isla, for example, sa Mindoro. Binagyo ng konti, hindi napadala sa amin. Pagdating sa amin, 3 days na, rinireject po namin yan. Laking galit ng LDU kasi hindi na po viable yan. So they have to swab again those people. Okay. Expense, ano? Ang kailangan pong naka-cold storage, yung pong test kit, tsaka specimen pagkatapos gamitan ng test kit, ganun po ba? Hindi, yung swab sample. Yung swab sample lang. Yung test kit kasi nasa laboratory namin yan, nakatago yan sa mga ref at freezer namin. Opo, opo. Oo. So yun, kailangan naka-cold storage yun. Tapos pagka nag-swab sample, yung specimen, kailangan naka-cold storage din. Naka-cold chain pa rin yan pagdala sa inyo sa laboratory, ganun po. Pag bukas namin po ng cold box, tapos tunaw na yung ice doon, reject na po yan. Oo. Ayun. Natanggapin. Oo. So, yun po yung delikado sa swab sample. Oho. Marami pong nagagalit na LGU sa amin noon. Oho. Sabi namin, we have to maintain the quality Correct. Of our results and the test. So, pagka ganun lusaw na yung yelo, ulit yun. Yes. Ulit yung test.
So kawawa rin yung pasyente, ano po, or yung nagtatagal sa ospital, or sa... May resulta na, babalik ulit, te-testing ulit sila, re-swab ang tawag namin doon. Oh, maraming downtime, maraming sayang, ganun. Opo. Maraming subject to human error, sa madaling salita. Sa saliva, wala na pong cold chain. Oo. Dura sa sterile vial naman ang kailangan. Oho. Hindi po kahit anong bote sa tabi-tabi. Oho. Sterile vial. Opo. Kasi kung contaminated yung vial, baka yun yung ma-detect ng machine na contamination sa loob. So yun so, po gaya, ay binibigay namin sa pasyente. Wala na pong medium, wala nang liquid sa loob, basta sterile vial siya. Oho. Yun ang difference sa... Wala na palang imumumog, gano'n? Yun na lang mismong dura niya, if di dudura doon sa vial. Opo. Tapos how soon are the results out? How soon do you get the results? It's faster in the laboratory, between 3 to 4 hours. Mm-hmm. Bakit po ganun kabilis na ngayon? Anong kasi difference? May ilang steps na hindi na po ini-skip sa saliva. I see. Sana ma-approve na ito. Ano po ba? Paano po halimbawa? Halimbawa gagawin ito sa airport ano para wala pong makapandaya. Di nakapila yung halimbawa mga pasahero arriving passengers sa airport. May cubicle po silang pipilahan, ganun po. Tapos may mag-aabot sa kanila ng sterile vial. Actually, ang envision namin, which we also did dito sa ating swab centers, lamesa lang po ang kailangan. Okay. Tapos, isang taong nag-o-observe, pwedeng hindi healthcare worker, basta trained and educated naman yung tao, observe lang nila yung mga pasahero or yung patients, dudura sila. Titingnan na tama yung dami, 1 ml, and then siniseal, lalagyan ng barcode, pasok na sa, we have a cryo rack, lalagyan nung ating specimen. Opo. Pag napuno na po yung 96 na cryo rack, ipapasok na yun sa cold box. Although gumagamit kami ng cold box, pero wala na pong ice. Tapos the next batch na naman, ganun. Medyo mas mabilis ho kasi ano na lang yung linalagyan ng barcode. Uh-huh. Pero ini-encode pa rin yung mga details ng pasyente. Uh-huh. Kasi sa kahit na sa swab sa airport, yun po yung matagal yung nag-encode ng data ng pasyente. Minsan mali-mali pa. So nagkakanda, hirap-hirap maglabas ng result. Kasi ayaw tanggapin ng mga pasyente, syempre, kung mali yung spelling ng pangalan nila. Oo, mali yung edad, yun eh. Mali yung address. So, dun po nagtatagal talaga sa encoding ng data. Kasi kailangan ma-check muna, ma-proofread pasyente o nung kinuha ng specimen kung tama yung items na tinype in. Yes, opo. Mabasahin niya sa screen. Namin, nagbago na naman ang case investigation form ang DOH, CIF. Ginawang 5 pages yata yon na dati 2 pages lang. Na? Ano po yun? Yung ina-encode po namin na data ng pasyente, dati 2 pages lang po yun. 5 pahina ngayon? 5 pages. Para sa contact tracing po yan, ma'am? Sa detalye ng pasyente, kung may symptoms siya, dati aapat lang yung hinahanap natin, fever, cough, difficulty in breathing, and mga ganun, ano. Ngayon, mga 12 yung nakalistang signs and symptoms na itatanong ng encoder sa pasyente, yes or no. Hindi po ba pwedeng ibigay na yan sa aeroplano pa lang or sa online para yung mga magpapatest, alam na nila yung mga itatanong para mabilis yung sagot? Actually, sa amin po sa Red Cross, naka-online po yan. Na bago dumating yung pasyente dito sa Pilipinas, naka-register na sila, nakabayad na sila. Pagdating nila sa airport, may QR code na lang silang papakita sa staff namin. And
kukunan na sila ng swab test. So, mabilis po. Mga 5 to 10 minutes. Pero yung iba pong kasing mga pasyente, hindi marunong mag-online. So, pagdating sa airport, doon pa lang sila babayad, doon pa lang sila mag-e-encode, doon pa lang sila swab test. So, even for saliva, gagawin po namin yon. You can encode your data kung earlier. Mm-hmm. Then you go to the swab center. Dito po meron kami sa port area or sa Mandaluyong. Ibigay nyo na lang yung saliva sample. So hindi na kailangan magtagal. Ganun pa lang ngayon. Ano? Pahirap ng pahirap. Parang kulang na lang hinga ng talambuhay yung pasyente. Ano po? Oo, haba eh. Iba pa yung current address, iba pa yung permanent address. Kasi sabi nila, hirap daw mag-contact tracing kasi yung address dito sa Manila, kunyari condo. Pagdating dun sa probinsya, yun yung permanent address. Hindi na nila mahanap yung pasyente kasi walang permanent address. So ngayon, dalawang address nang kinikiin namin. Yung current address and yung permanent address. Oh, grabe. Ano, ganun, ano, para, siyempre, mas matinding contact tracing. Pero pati siguro yung love life, alamin na rin para malaman kung sino yung nakadikit niya nung nakaraang araw. Registrahan po kung sinong mga nakasama mo. Ah, ganun. Eh kung si number one at saka si number two. Sabi. Delikado po. Yun, gulo. Tinatago mo ngayon doon sa kasama mo kung ano. Kung sino yung sinusulat ng mga pangalan. So, but what did the DOH now tell you? Kasi nasa newspapers recently, within the past 4 days lang po, or 5 days, sinasabi po ni Secretary Duque mismo na nagugustuhan niya yung mga resulta na napapag-aralan niya tungkol dito sa saliva RT-PCR. So, yes, ano po marami sinasabi? Na pong na-publish kasi. Oo nga po eh. Marami ng studies na na-publish and all those studies when we presented last October to the technology assessment, binigay po namin. Sabi namin, hindi na maghihirap. Ito na po. Kasi nag-review of literature naman kami dito sa research study. Na-review na namin lahat yan. Opo. Ipapadala na namin sa inyo so that hindi na kayo maghahanap. Ano kaya ang katwiran ng panel ng DOH at natatagalan? Hindi sila makapag-Zoom meeting? Ganun po ba? Masama ang signal? Lagi naman hong nag-Zoom meeting. Nakakapagtaka lang po. Anyway, well, good luck po. No? Kasi ito, inaasahan. Ano po, ma'am? Pwedeng tanungin nyo yung expert panel. Oo nga, we will be doing that. Ano po? Kasi nakakapagtaka eh. Parang mga tao nga, nagdududa pagka ganyan. Kasi any delay, any red tape is subject to corruption. Wala naman sana, pero yun po ang pagsusuri eh. Kaya nga merong anti-red tape, red tape law because we know that it's prone to corruption. Yun po ang problem. I was chairman of the Integrity Development Committee in the DOH. Yun po ang iniiwasan talaga, yung red tape, and delaying. Correct. Kasi kahit na wala pong masamang intention, yung po yung perception ng mga clients natin, merong nangyayari, may linuluto, kaya dinidelay. So, kaya, tsaka yung po mga ine-espouse rin natin. Tsaka yung mga mamamayan na nag-aapura ng papeles na transaksyon nila, nagbibigay na, nag-aabot na rin ng sobre para lang mapabilis. Nagkukusa na, kumbaga, miski hindi hinihinga, no, hindi na-expectan. Ganun nangyayari. Parang yun yung message ho eh. You're right. Yeah, you rose through the ranks nga pala, di po ba, bago kayo maging secretary, ma'am? I was assistant secretary for 8 years before I became secretary of health. So napagdaanan ko lahat ng FDA, licensing, expanded program on immunization, ng communicable, women's health, lahat po ng program sa DOH halos na pagdaanan ko po. Well, thank you very much for your time at pagpapaliwanag nitong issue na ito, ma'am.
And good luck sa inyong application para ma-approve na sana ng mabilisan agad. Itong saliva RT-PCR, ma'am. Yes po, inahangad po namin ng madali ang pag-roll out nitong saliva para sa taong bayan. Uh-huh. Opo. Mabuhay po kayo and God bless you. Thank you. Thank you, Dr. Darius and Marisa po. Dr. Paulyn Ubial, Philippine Red Cross Biomolecular Laboratories Head and former DOH Department of Health Secretary. It's 9